Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Ganoon din sa mga nakikinig po ngayon. Salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon na makapagbahagi po ng kwentong may kinalaman sa kababalaghan sa inyo pong YouTube channel. Idol ko po kayo, Kuya Barry, kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob na makapagsulat ng mensahe mula sa kwento ng aking tatay. Siya nga po pala, ako nga po pala si Usme, at ang aking ama naman ay tawagin niyo pong Tatay Anding. Tubong Kapis po kami at nakatira sa isang baryo na may kalayuan sa Kabihasnan. Ngunit bago pumanaw ang aking ama, marami po siyang naging mga kwento sa aming magkakapatid na para sa amin po ay hindi kapani-paniwala. Pero ayon na rin sa salaysay ng nakakarami, mukhang may katotohanan po ang ganitong mga bagay. Bali po, nangyari ito maraming dekada na rin po ang nakaraan, at ng mga panahong iyon, binata pa ang tatay o hindi pa po kami isinisilang. Pero bago ko po simulan ang pinakakwento, nais kong ipaalam ulit na ito ay base lamang po sa kwento ng aking ama at hindi ako sigurado kung ito ay tunay o makatotohanan. Taong 1977, ayon sa salaysay ng aking ama, ang baryo nila noon ay tahimik at masagana. Kumbaga sa kasalukuyan, ito yung lugar na pipiliin ng mga tao na pagbakasyonan upang limutin ng sandali ang napakaraming problema. Wala pa pong elektrisidad noon, kaya naman sa gabi, madalas magkatipon-tipon ang mga bata at kabataan, kabilang na si Tatay Anding, at nagbabahagi ang bawat isa ng kwentong bayan. Isang gabi, nagbahagi ang isa sa mga kaibigan ni Tatay na si Andoy tungkol sa matandang lalaki na palipat-lipat daw ng lugar upang maghanap ng kanyang makakain. Ang matandang ito ay gusgusin, puno ng tila uling sa katawan. Buhok na nakabuhaghag na tila hindi nagsusuklay pa, at ang kinatatakutan ng mga bata ay ang daladala nitong tila sako. Doon daw kasi inilalagay ng matanda ang mga batang kinukuha nito. Napatanong ang Tatay Anding noon, Kuya Barry, kung saan dinadala ang batang nakukuha ng matanda. Sagot ng kaibigan niya, inuuwi raw ito, niluluto at kinakain. Pagkatapos nito magkwento, itinuro nito ang likuran ni Tatay at sinabing nando doon ang matanda. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang lahat kabilang na ang aking ama. Ang kwento na iyon ay nagpatuloy ng ilang araw at buwan. Marami ang nagsasabi na ito ay hindi sabi-sabi lamang o panakot sa mga bata. May katotohanan daw, kaya ang mga magulang noon ay pinag-iingat ang kanilang mga anak. Kuya Barry, ayon kay Tatay Anding, nagyayabang pa raw siya at hinahamon na magpakita ang matanda dahil raw hindi siya natatakot. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lalaki ang napadpad o dumayo sa kanilang baryo. Dapit hapon na daw iyon nang mamataan itong dumaan, at gaya po ng paglalarawan ng mga nagsasalaysay, may daladala rin itong tila sako o lagayan, pero gawa ito sa puting tela. Oh, ayan na si Anding oh, tara takutin natin yung mga bata. Sabi pa ng kaibigan niya noong si Andoy. Ayon kay Tatay, nang una niya itong makita ay wala naman daw kakaiba rito o dapat nakatakutan. Sa totoong araw, Kuya Barry, mas naaawa siya dito dahil sa bukod sa matanda na ay tila gutom ito dahil nakahawak ito pirmi sa kanyang tiyan. Wala noong lumalapit sa kanya, kaya naman ang Tatay Anding ay kumuha ng nilagang kamuting kahoy at ito'y inialok sa matandang dayo. Tinanggap naman iyon ng matanda at naupo sa isang tabi. Nagulat
at napaatras lamang ang tatay noon nang may mga batong tumama rito. Nang tingnan niya, galing iyon sa mga batang kapitbahay nila. Nang lingunin niya ang kaibigang si Andoy, nagpipigil daw ito sa tawa. Nilapitan ito ni tatay at pinagsabihan, pero imbis na makinig, nakibato pa raw ito. Walang nagawa ang matanda kung hindi ang tumayo at maglakad paalis. Nainis nga si tatay pero wala rin siyang magawa dahil matalik na kaibigan niya itong si Andoy. Matapos yun, Kuya Barry, hindi na namataan pa ng ilang araw ang matandang lalaki. Sabi ni tatay, marahil ay natakot daw itong bumalik ulit dahil baka masaktan muli. Noong mga sumunod na araw, nagising daw si Tatay Anding dahil sa sigaw ng kaibigan niyang si Andoy sa labas. Nawawala raw ang isa sa mga bata na dinala nito sa magubat na lugar. Napatanong naman si Tatay, bakit niya ginawa iyon? Ang sagot nito, biro-biro lang daw, pero umiyak ang bata at makalipas lang ang ilang minuto, tumigil ito sa pag-iyak at tila kinuha o hinatak ng kung sino. Sabi ni tatay sa akin, Kuya Barry, doon na rin daw nagsimula ang mga pangyayaring kinatatakutan ng lahat ng taga kanila. Hinanap ng mga taga-baryo ang bata, pero imbis na matagpuan nito, nakita na lamang daw ang tsinelas nitong paanod-anod sa may kalakihang sapa. At simula raw noon, kumalat na ang balitang mayroong aswang na pagala-gala sa kanilang lugar. May edad na po ang ama ko noon, Kuya Barry, kaya naman inaya nito ang halos nanlulumong si Andoy na sila na ang maghanap sa bata. Malaking konsensya raw nito kung mayroon talagang hindi magandang nangyari sa batang iniwan nito sa gubat. Ilang minuto lang ang nakaraan sa hindi raw kalayuan sa kanilang baryo. Nakita nila ang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng apoy na ginawa nito gamit ang mga tuyong sanga. Hindi pa man daw sila nakakalapit, naamoy nila ang tila iniihaw na karne. Sabi ni tatay, nagtago daw sila sa isang malaking puno upang makita ang ginagawa nito. Ngunit makaraan lamang ang ilang segundo, sumulyap daw ito sa kinalalagyan nila kaya naman napatakbo sila habang kinakabahan ng sobra. Napatigil daw si Tatay Anding nang madapa ang kaibigan nitong si Andoy dahil may naapakang kung ano na tila matigas at madulas. Nang makatayo at tignan nila, ulo iyon ng isang tao. Nanginginig itong iniharap ni tatay at tumambad sa kanila ang isang ulo ng bata. Sa sobrang pagkabigla at takot, nagpatuloy sila sa pagtakbo pabalik sa kanilang baryo. Ibinalita nila ang mga nakita at nasaksihan nila, ngunit walang naniwala sa kanila. Hindi naniwala ang mga taga-baryo na ang dayong matanda ay may kakaibang ginagawa. Noong mga panahong kasing iyon, Kuya Barry, si tatay ay likas na mapagbiro, ganoon din sa kanyang kaibigang si Andoy. Kumbaga, dahil nga sa pagiging palabiro nila, akala tuloy ng iba ay hindi totoo o nananakot lamang sila dahil iyon ang madalas nilang bigkasin. Lalo na daw si Andoy dahil kasalanan itong nawala ang bata noong mga panahong iyon, kaya naman hindi pinagkakatiwalaan ng mga taga-baryo ito. Binalikan daw ni na Tatay Anding noon mismong araw na iyon ang lugar kung saan nila nakita ang matanda at ang ulo ng bata, pero wala silang nadatnan. Kahit ang ginawang pag-ihaw o kahit man lang abo o kaya dugo ay wala daw na iwang bakas. Kung kaya't naging palaisipan kina tatay ang pangyayari. Iniisip nga raw nila, Kuya Barry, na namamalikmata lamang sila, nananaginip
o kaya naman ay nabigla lamang sa pagkawala ng bata. Lumipas ang mga araw. Hindi na nga natagpuan pa ang batang pinagtripa ni Andoy. At dahil doon, wala nang pumapansin sa binata maliban na lamang sa aking ama. Kahit na ganoon, nagpatuloy pa rin si Andoy sa pagkukwento ng mga kinalaman sa kababalaghan at mas ginamit itong panakot ang nasaksihan sa gitna ng gubat. Ang mga bata naman, imbis daw na matakot, ay tinatawanan na lang ito at tinatawag na baliw. Hanggang isang araw, bumalik ang dating dayo sa kanilang baryo. Bumalik ang matandang lalaki at kagaya po ng dati, may dala-dala itong puting tela na hugis sako. Nanigas daw si Tatay Kuya Barry sa kanyang kinatatayuan. Samantala, ang kaibigan nitong si Andoy ay galit na galit daw itong sinugod. Kumuha daw iyon ng may kalakihang sanga at pinaghahampas ang matanda. Nang tamaan iyon sa ulo, narinig nila ang ungol nito at mula raw sa ulo nito, dumaloy ang sariwang dugo. Dahil doon, agad na lumapit si Tatay at iba pang kalalakihan upang awatin si Andoy sa paghampas. "Bakit mo siya kinain? Bakit mo siya pinatay?" Pagsisigaw ni Andoy at iba na raw ang ekspresyon ng mukha nito. Tila na babaliw o nawawala na talaga sa sarili niya. Paika-ika naman daw na umalis ang matandang lalaki habang binibigkas ang ilang salita gaya ng, "Gaganti ako! Babalik ako! Kakainin ko kayo!" Gusto man raw ni Tatay Anding na magsabi ulit ng katotohanan, pero baka gaya ng una ay walang maniwala sa kanya. Ang mga taga-baryo ay hindi na talaga sila pinapansin, kaya naisip ni Tatay noon na gumawa na ng sariling hakbang. Kailangan niya raw patunayan na nagsasabi sila ng totoo na ang matandang dalawang beses nang dumayo sa kanila ay hindi basta tao kung hindi ito ay isang aswang. Mas kumalat ang balita noon. Kasabay noon ay ang sunod-sunod na pagkawala ng mga bata sa kanilang baryo at ibang karatig lugar. Hanggang sa sumugod ang mga tao sa bahay ni na Andoy. Noong mga panahong iyon, Kuya Barry, nandoon din si Tatay Anding. Madalas daw kasi nitong samahan talaga ang kaibigan niya dahil sa bukod sa ulilang lubos ito. Matalik talaga silang magkaibigan. Napasilip daw sila sa bintana at nakita ang mga taga-baryo na tila galit na galit at sinisisi si Andoy sa pagkawala ng mga bata dahil na rin sa naging pagkakasala nito sa kanila. Lumabas at humarap si Tatay at pinipilit na sabihing walang kinalaman ang kaibigan niya sa mga nangyari. Kuya Barry, halos paghahampasin daw siya ng mga tao dahil pinilit ng mga iyon na pumasok sa bahay ni Andoy. Nang makapasok naman sila, hindi nila nadatnan doon ang kaibigan ni Tatay. Tinanong pa ng mga taga-baryo kung saan ito nagpunta, ngunit sabi lamang ni Tatay, wala siyang ideya, kaya naman binugbog daw siya ng mga taga-baryo. Matapos nun, puno man ng mga pasa ang buong katawan, nagtatakbo ito papasok sa gubat. Ang nasa isip na lang niya ay dapat maunang makita si Andoy at maproteksyonan. Kuya Barry, ayon po kay Tatay, sasapit na raw ang gabi noon, kaya daw padilim ng padilim ang paligid. Nang hindi raw makita ang kaibigang si Andoy, isang lugar lamang ang naisip ni Tatay na maaaring puntahan ito. Noon daw kasi ay may isang bahay kubo sila na madalas pagtambayan, lalo na kapag gusto nilang tumakas sa mga magulang nila. Makikita iyon, Kuya Barry, sa bukid, kaya naman hindi na nag-atubili pa si Tatay na dumiretso doon. At hindi nga po siya nagkamali. Nadatnya niya itong nakaupo sa labas habang ito'y umiiyak. Tumabi rin siya sa gilid nito
at tinanong kung ayos lang ba siya. Nang makita ang mga pasanang tatay, lalo itong umiyak at grabe raw ang paghingi ng tawad. Sabi ni tatay, wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Gusto lang naman talaga nitong magpasaya pero hindi nila aakalaing mapupunta sa ganitong sitwasyon. Inakbayan ito ni tatay at sinabing sila mismo ang hahanap sa ebidensya para maibalik ang tiwala ng mga taga-baryo kay Andoy. Na para hindi na ito sisihin pa sa pagkawala ng iba pang mga bata sa kanilang baryo. Kuya Barry, yung sumunod daw na pangyayari ang hinding-hindi nila inaasahan dahil noong lumipas ang mga oras at patulog na sila doon. Nakarinig sila ng mga kaluskus at tila mga taong naglalakad. Yung kubo na kinalalagyan nila ay may kalakihan at may sariling silong. Kaya naman sa sahig, masisilip nila kung ano ang nasa ilalim nun. Ginising daw ni tatay si Andoy at dumapa sila upang makita ang taong pumunta sa silong na kinalalagyan nila. Mayroon daw nagsindi roon ng isang gasera, kaya naman mula sa madilim ay nagkaroon ng bahagyang liwanag ang ibaba. Doon, tumambat sa kanila ang matandang lalaki na naupo sa isang bangko at inilapag ang lalagyang tela na kanyang daladala. Sabi ni tatay noon, halos mapasigaw daw si Andoy at magalit ang makita kung ano ang inilabas ng matanda roon. Mabuti na lang daw ay napigilan niya ang kaibigan at natakpan ang bibig nito. Papaano ba raw kasi Kuya Barry? Nakumpirma nilang hindi sila nananaginip dahil mula sa kinalalagyan nito, inilabas noon ang putol-putol na parte mula sa katawan ng sa tingin nila ay isang batang lalaki. Nanlaki at halos lumuwa ang kanilang mga mata nang tila nanginig daw ang matanda at lumabas sa buong katawan nito at mukha ang mahahabang maitim na balahibo. Ilang sandali, tila dumapa iyon at naging hugis aso, ngunit sinlaki po ito ng tao. Doon nasaksihan daw ni tatay at ng kaibigan nito ang tinatawag nilang aswang. Nagsimula ang matanda na naging aso na kainin paunti-unti ang karne ng batang lalaki. Naramdaman ni tatay ang panginginig ng buong katawan ni Andoy dahil sa mga nakikita at nabigla siya nang biglang tumayo ito. Dahil doon, tumayo na rin si tatay at gaya ni Andoy, kumuha ito ng may kalakihang sanga. Dali-dali silang lumabas at kahit may kadiliman, matapang daw nilang hinarap ang matandang aswang. Nataranta lang daw si tatay dahil sa naging mga hakbang ni Andoy. Laking gulat naman nila dahil wala na sa silong ang matanda. Nagtalikuran daw noon sina tatay upang masiguro na makikita nila kung sino ang susugod. Ilang sandali pa, biglang tumalon ang isang aso sa harapan ni tatay kaya buong puwersa niya itong hinampas ng hawak-hawak niyang kahoy. Napaharap na rin doon ang kaibigan nitong si Andoy at mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita nila ang pagbango ng aso. Tumutulo pa raw ang malagkit nitong laway mula sa mahahaba at matatalim na ngipin. Kuya Barry, inamin sa akin ni tatay noon na naihiraw siya talaga sa salawal noon nang masaksihan niyang harapan ang isang aswang. Umungol daw ito at agad silang sinugod. Doon, sabay nila itong hinampas at muli iyong tumilapon ng may kalayuan. Tumakas na tayo! Umuwi na tayo! Pagsisigaw pa ni tatay. Hindi, igagante ko ang sarili ko at ang mga batang biniktima niya. Sigaw naman ang kaibigan ni tatay na si Andoy. Kuya Barry, ilang sandali raw ay nakarinig sila ng tila tunugwakwak at pagaspas ng parang isang malaking ibon. Napatingin sila bigla sa kalangitan
nang mapansin doon ang pagbaba ng isang itim na figura. Nang papalapit na ito, nakumpirma nilang iyon ang matanda, pero sa pagkakataong iyon, may malalaki at mahahabang pakpak na ito. Dahil doon, tuluyan na silang napatakbo, pero hindi pa palayo kung hindi papasok sa kubong pinanggalingan nila. Napadasal daw sila noon ni tatay at halos tawagin na ang lahat ng santo. Makaligtas lamang sila sa gabing iyon. Nang bigla daw humangin ng malakas at dahil doon namatay ang ilaw ng gasera na nasa silong, kaya muling dumilim ng sobra ang paligid. Kinuha ni tatay ang kamay ni Andoy at hinawakan iyon ng mahigpit. Hindi na nila alam daw ang mga susunod na mangyayari, kaya sinisiguro nilang magkatabi sila upang maproteksyonan ang isa't isa. Paatras sila ng paatras at nagimbal si na tatay nang biglang bumukas ang bintana ng kubong iyon. Mula doon, pumasok ang mabalahibong kamay at biglang sinakal si Andoy. Ilang sandali at nang halos maibaon na sa liig nito ang matalim na kuko, hinatak pa ito ng matandang may pakpak. Pinipilit daw ni Andoy na lumaban pa, pero napapahawak din sa sariling liig dahil sa halos hindi makahinga at mula sa sakit na nararamdaman niya. Si tatay naman daw Kuya Barry na mga sandaling iyon ay nakikipaghatakan sa aswang upang hindi makuha ang kaibigan niyang si Andoy. Ngunit sadyang mas malakas daw ito at nang unti-unting mahatak, itinukod ni Andoy ang mga paa sa dingding ng kubo upang mapigilan ang tuluyang paghatak sa kanya. Dahil doon, nakakuha ng pagkakataon ng tatay na makadampot ng isang kahoy para kanyang ipanghampas. Ilang sandali lamang, pinagtutusok niya ang mukha ng matandang aswang at bumitaw ito sa pagkakasakal at pagkakahila sa kaibigan niyang si Andoy. Mabilis namang isinara ni Tatay Anding ang bintanang nakabukas. Matapos ay pumulit siya sa suot niyang damit at ibinalot sa leeg ng kaibigang nagdudugo ang sugat dahil sa kuko ng aswang. Halos hindi na nga raw makapagsalita ang kanyang kaibigan dahil sa sakit. Tulala daw ito at iyak ng iyak. Hindi na rin alam ni tatay ang gagawin niya ng mga sandaling iyon. Noong kumalma na ang pagtangis ng kanyang kaibigan, kinausap niya ito. Sabi pa rin ni Andoy, noong una raw ay ginagawa pa niyang biro ang naririnig, lalong-lalo na doon sa dayong matandang iyon. Hindi daw niya inakala na may katotohanan ang mga sabi-sabi, kaya pinagtatawanan niya at dahil din doon, mukhang nagsimula na itong mangambala at magalit sa kanila, lalong-lalo na raw sa kanya. Muli namang inulit ni tatay na wala siyang kasalanan at aksidente lamang ang lahat, pero pinilit pa rin ni Andoy na siya raw ang may kasalanan ng lahat ng nangyayari. Habang nasa gitna ng pag-uusap at tila pagtatalo, may mabigat na mga yabag ang nanggagaling sa bubong naman ng kubong kinalalagyan nila. Gawa iyon sa nipa at ilang kugon grass, kaya naman sa tuwing hahakbang ang yabak, may nahuhulog na dumi sa mga mukha ni na tatay na nakatingala sa itaas. Agad daw silang yumuko at sinenyasan ang bawat isa na manahimik o huwag gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahang binuksan ni tatay ang pintuan ng kubo at marahan silang bumaba roon. Pagkatapos daw ay mabibilis na paglakad ang ginawa nila, paalis na ng lugar na iyon. Napalingon pa raw si tatay sandali at nakita niya mula sa bubungan ang matandang lalaki na lumingon sa kinalalagyan nila. Tumalon daw ito pababa at ilang sandali lang nakarinig sila nang parang tunog baboy. Sinabihan ni tatay si Andoy na bilisan nila ang paglalakad para makabalik sa kanilang baryo at maibalita ang mga pangyayari.
Ngunit ilang sandali lang, biglang tumilapon ng napakalayo si Andoy dahil sinunggaban ito ng isang baboy ramo. Imbis na si tatay naman ang sugurin, tumakbo ang baboy ramo upang muling sunggaban ang kaibigang si Andoy na papatayo pa lamang at napapaungol dahil sa sakit. Sinubukan ni tatay na unahan ang baboy na galit na galit, pero dahil sa bilis nito, muli nitong nasunggaban ang kaibigan niya, kaya naman muling tumilapon ito. Ilang sandali lang, para itong naging isang toro. Dahil sa tuwing tatayo daw si Andoy, ay siya namang pagtusok ng malalaking ngipin na tila sungay ng baboy ramo. Halos bumaon din daw iyon sa katawan ng kanyang kaibigan. Sa pagtayo naman ni tatay, bigla niyang sinugod at sinakyan ang baboy ramo. Bigla raw nagwala ito at sinusubukan siyang alisin sa pagkakasakay nito, pero kumapit ng mahigpit ang tatay at sinenyasan na tumakas na si Andoy. Ngunit imbis na ganoon, pinilit nitong tumayo at muling kumuha ng may katulisang sanga at itinarak sa mukha ng baboy ramo iyon. Dahil doon, tila raw lumakas ito, kaya naman sa muling pagwawala, tumalsik na ang tatay kay Andoy at sabay silang napatumba. "Takbo na!" Sigaw pa ni tatay Anding noon at hinatak ang kamay ng kaibigan upang tumakas na. Bago mawala sa paningin, kitang-kita pa nila ang pagbabago muli ng anyo ng nilalang. Minuto lang daw ang itinagal at ayon kay tatay, dahil sa matinding pagtakbo nila, narating nila ang sapa kung saan nakita noon ang tsinelas ng batang tinakot niya at nawala sa gubat. Lumusong daw sila roon at nang makita ang papalapit na figura, agad silang lumubog at pinigilan ang paghinga sa ilalim ng tubig. Ang mali lang nila tatay noon, nakalimutan niyang may mga sugat si Andoy, kaya naman ang dugo nito ay nagbigay kulay sa sapa at dumaloy ito roon. Ilang sandali lang, bigla daw umangat si Andoy dahil muling hinatak ng maitim na mga kamay. Umahon na rin daw si tatay at nagsisigaw habang hinahatak ang kaibigan niya papunta sa madilim na kagubatan. Nagkataon din daw, naroroon at papalapit ang mga taga-baryo nila. Mabilis niyang inilahad ang mga dapat sabihin at tinungo nila ang dinaanan ng matandang aswang. Mula sa mga damo at dahon, kita nila ang bakas ng dugo, kaya si tatay mas binilisan pa ang paglalakad dahil baka hindi na raw nila maabutan pa ng buhay ang matalik niyang kaibigang si Andoy. Napahinto naman silang lahat nang makita ang matandang aswang na nilalantaka na ang naghihingalong si Andoy. Napangiti pa raw ito kay tatay bago mapapikit at mawala na ng hininga habang inuubos ang lamang loob nito. Napamura na si tatay at sabay-sabay nilang sinugod ang aswang. Dahil doon, nagbagong muli ng anyo ang matanda at umalulong nang maging asong itim ito. Ngunit hindi na nila pinalagpas pa ang pagkakataon. Sama-sama nilang sinugod at pinagsasaksak. At dahil malakas pa rin ang nilalang, tumagal ang kanilang paglaban sa aswang na iyon. Si tatay naman ay agad na nilapitan ang wala ng buhay na si Andoy. Napahagulgol siya at niyakap iyon ng mahigpit. Ilang sandali lamang nang matigil ang sigawan, tumayo si tatay bit-bit ang katawan ng kanyang kaibigan. Bago lisanin ang lugar, nakita niya rin ang wala ng buhay na katawan ng matandang aswang na gumagambala at nanggugulo sa kanilang baryo. Ayon kay tatay at sa mga napagtanungan nito, totoong hindi taga kanila pala ang matanda at dumayo lamang ito papunta sa kanilang lugar. Ayon sa mga kwento-kwento,
taga Iloilo daw ito at paggala-gala lang daw ito at marami nang nabiktima. Habang inililibing ang bangkay ni Andoy Kuya Barry, doon na pag-isip-isip ni tatay na malaki talaga ang pagkakasala ng kanyang kaibigan. Noong mga pagkakataon kasi na nakaharap nila ang matandang aswang, tanging si Andoy lamang ang sinusugod nito at gustong patayin. Naalala niya bigla na ginawa niya itong katatawanan at pinagbabato pa noong minsang dumayo ang matanda sa kanilang baryo. Bukod pa doon, sa ikalawang pagbabalik, pinaghahampas niya ito at halos patayin sa galit dahil na rin sa sariling niyang pagkakasala. Bago mawala si Tatay Kuya Barry, lagi itong nagsisisi dahil hindi daw naging sapat ang kakayahan niya para matulungan ang kanyang kaibigan. Sabi pa nga niya, sa una pa lang ay napagsabihan na niya ito at napigilan upang hindi na sana lumala pa ang sitwasyon. Isang aral din po ang laging sinasabi sa amin ni Tatay Anding na sa tuwing magkukwento ito ng kanyang karanasan. Totoo ang aswang at kahit pa kasakasama natin sila sa isang lugar, hindi naman daw talaga sila masasama. Minsan, ang gambalang ibinibigay nila sa atin ay dahil din mismo sa panggagambala na ibinibigay natin sa kanila. Malawak daw ang kasaysayan ng mga aswang, kaya naman maging maingat sa panghuhusga. Ika nga nila, huwag mong gawin ang bagay na ayaw ring gawin ng iba sa iyo, lalong-lalo na sa kanila na mas may kakayahan kaysa sa atin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. Sana po may natutunan kayong aral sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Usme. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elmo. Nakatira po ako dito sa isang bayan dito sa Mindoro. Nahilig po ako sa pakikinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube. Hanggang sa mapadako nga po ako sa channel niyo at napakinggan ko ang mga kwento ng inyong mga senders tungkol sa kababalaghang nararanasan nila. Kaya po naman, Kuya Barry, ninais ko rin maibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kakaibang kababalaghan na nangyari sa aking buhay. Nangyari po ito dekada 70 at noong mga panahong iyon ay kasalukuyan akong walang ginagawa. Kaya po naisipan ko pong umakyat ng bundok upang mangahoy. Habang nasa bundok ako, Kuya Barry, naisipan kong damihan ko na ang pangunguha ng kahoy. Nang sa ganoon, bago magtag-ulan ay may istak na kami para gamitin sa aming panggatong. Matapos po akong manguha ng panggatong ay umuwi na po agad ako ng bahay. Elmo, pumunta ka nga sa palengke at pumili ka ng bigas at ulam natin. Utos ng aking ina matapos kong makapagbihis ng damit. Agad naman akong lumakad patungong palengke. Habang naglalakad po ako ay may napansin akong maliit na karinderya doon sa gilid ng daanan na dinudumog ng napakaraming tao upang makakain lamang dito. Kaya napapaisip ako, marami ang kumakain, gayong medyo liblib na iyon at puro damuhan ang gilid. Pangklase ito ah, nakakapagtaka.
Siguro masarap ang luto ng ulam dyan, kaya dinudumog ng tao. Nang makarating na ako ng palengke, ay agad na akong bumili ng bigas at ulam namin. Pagkatapos ay umuwi na rin ako kaagad. Pagkarating ko sa bahay, ay agaran kong ikinuwento sa aking ina na may bagong bukas na karinderya na malapit doon nga sa palengking nakita ko. Nay, may kikwento ako sa'yo, kakaiba to. Alam niyo bang may bagong bukas palang karinderya malapit doon sa palengke? Naku, nakita ko kanina ang daming tao. Siguro masarap ang luto doon. Sarap siguro ng ulam nila kaya dinudumog ng karamihan. Sambit ko sa aking ina. Ay, ganun ba? Malamang nga. Masarap ang ulam nila doon. Kaya maraming tao. Dugon nito sa akin. Nga pala, Nay. Subukan ko kayong mag-apply ng trabaho din sa karinderyang iyon. Kasi baka sakaling makapasok ako eh. Para naman makatulong ako sa inyo dito sa gastusin natin dito sa bahay. Sambit ko sa aking ina. Hindi naman nagtagal at napapayag ko ang aking ina. Kung kaya hindi na ako nagsayang pa ng panahon. Bumalik ako doon sa palengke upang mag-apply nga ng trabaho, Kuya Barry. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila nangangailangan. Kaya naman ay umuwi na lamang ako malungkot sa aming bahay. Oh, nandito ka na pala, Elmo. Kamusta ang pag-a-apply mo ng trabaho? Bungat na tanong ng aking ina. Ay, naku, Nay, malas po. Hindi daw sila nangangailangan. Tugon ko sa aking ina. Ay, ganun ba? Yan mo na. Makakahanap ka rin ng trabaho, anak. Sambit ng aking ina. O siya, anak, halika na at kumain na tayo. Tamang-tama, nakapaghain ako. Pag-aayang wika sa akin ng aking ina. Pagkatapos kong kumain, ay tumambay muna ako sa labas ng bahay. Saktong napadaan ang kapitbahay kong si Glenn at tinawag ako. Pre, halika saglit. Oo, ikaw pala. Bakit? Tanong ko sa kanya nang makalapit na ako. May trabaho ka bang ngayon? Ako, Glenn, yung nga pinuproblema ko eh. Wala eh. Baka naman may alam ka na pwede kong mapasukan dyan. Anya ko sa kanya. Wow, saktong-sakto ka, pre. Wala akong kasamang magtitinda sa palengke, kaya pwedeng-pwede ka. Uwi ka ng kaibigan ko. Wow, talaga? Sige, tol. Kailan ako mag-uumpisa na tumulong sa'yo? Natuwa naman ako sa nabalitaan ko, kaya sa isip-isip ko noon ay makakatulong na ako sa aking ina. Pare, bukas ng umaga. Agahan mo ang pagising mo ha, dadaanan kita dito sa inyo para sabay na tayo bukas. Saad niya sa akin. Sige tol, makakaasa ka sa akin bukas. Daanan mo na lang ako ha. Naku, maraming salamat sa iyo, Glenn. O siya, ikaw pa ba? Huwag ka na magpasalamat ha. O sige, papano, bukas na lang ha. Uwi muna ako. Paalam nito sa akin at kaagad nang umalis. Kinabukasan nga ng umaga. Maaga akong nagising at narinig ko na nga itong si Glenn na kumakatok na sa aming pintuan. Elmo, pre, tara na. Tawag sa akin ni Glenn. Uy, totol, okay na ako, palabas na ako. Pasigaw kong sagot at nagkukumahog ng lumabas. Noong makalabas na nga ako, ay kaagad na kaming nagtungo sa bayan. Habang naglalakad kami, naikwento ko naman sa kanya na ang karinderyang nakita kong malapit sa palengke. Pre, tinan mo ah, napansin mo ba yung bagong bukas na karinderya doon o yung malapit sa palengke? Tanong ko sa kaibigan ko. Ay, oo, pre, yun ba? Oo, nakakapagtaka nga eh.
bigla na lang sumulpot yung karinderyang yan. Noong nakaraang umuwi ako ng gabi, wala pa yun dun eh. Pero nung pagbalik ko ng madaling araw, nakita kong nando doon na yun. Kaya takang taka talaga ako pre dyan. Tugon ni Glenn sa akin. Nakita ko nga ang daming kumakain eh. Sinubukan ko nga rin mag-apply pero ang sabi ng matanda, hindi raw sila nakangailangan. Sagot ko sa aking kaibigan. Ay nako pre, ito eh hindi naman sa sinisiraan ko yung karinderya. Huwag kang basta-basta kakain doon. Kung gusto mong kumain doon, dapat may daladala kang kalamansi. Wika nito sa akin. Dahil sa pag-uusap namin ni Glenn, ay hindi na namin namalayan na malapit na kaming dumaan sa karinderyang sinasabi ko. Noong makita ko iyon, ay nakakapagtaka talaga sapagkat madilim pa lang ang paligid ay marami ng tao ang nakapila sa karinderya. Kaya agad ko namang itinuro ito kay Glenn. Tingnan mo Glenn, oh. Ayan, oh. Tingnan mo. Tingnan mo, madilim pa lang pero napakaraming tao na ang kumakain at saka mga, tingnan mo, nakapila. Grabe, di ba? Oo nga, kakaiba, no? Yung iba dyan mga tindero ng palengke. Pero yung ibang kumakain mukhang parang mga bagong mukha lang yan. Dito sa lugar natin, ha? Yung iba kasi hindi ko kilala, saka hindi pamilya ng mga mukha nila. Sambit ni Glenn sa akin na pabulong. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Noong nasa tapat na kami ng karinderya ay napansin kong tila yung ibang tao ay nakatitig sa aming dalawa ni Glenn at para bang naririnig nila ang aming pinag-uusapan tungkol sa kanilang karinderya. Kaya nagmadali na kaming maglakad ng kaibigan ko. Hindi nagtagal ay nakarating na nga kami sa pwesto at kaagad naman kaming nag-ayos ng mga paninda na gulay at isda. Matapos ang buong araw ay marami naman akong naibentang gulay at isda na tinda ng aking kaibigan. Kaya natuwa ako dahil sa may sasahuri na ako ng araw na iyon. Habang nag-uusap kami ni Glenn ay may dumating na isang matandang babae at bumili sa akin ng mga gulay. Bigla kong naalala na siya iyong matanda na nakasalubong ko sa bundok noong nakaraang araw. Nang makabili na ay umalis rin naman agad ng tahimik ang matanda. Noong makaramdam ako ng gutom ay sumaglit ako sa tindahan ng tinapay upang bumili at maibsan ang gutom na nararamdaman ko. Lumipas ang ilang oras at nagdilim na at agad na akong naglikpit ng aming mga paninda upang makapaghanda na ako sa aming pag-uwi ni Glenn. Pre, nakaligpit na ba lahat? Tingnan mo ng maigi, baka mayroon pa tayong hindi na ililigpit ha. Utos sa akin ng kaibigan ko. Pre, ayos na lahat. Nakaligpit na. Sagot ko naman sa kanya. O siya, tara na. Nagugutom na ako eh. Nangingiting saad niya. Pare, pwede bang dumaan tayo at kumain doon sa karinderya? Gutom na kasi ako eh. Pag-aayang wika ko kay Glenn. Talaga ba? Sigurado ka bang gusto mong kumain dyan sa bagong karinderyang yan? Pag-aalalang tanong sa akin ni Glenn. Kasi mukhang masarap yung luto nila eh. Kaya gusto ko sanang subukan kumain dyan.
sagot ko sa aking kaibigan. O sige, ikaw ang bahala, tol. Sasamahan kita. Pero sa isang kondisyon, kumuha ka muna ng kalamansi sa loob at wala nang marami pang tanong, ha? Utos niya sa akin. Agad naman akong kumuha at napaisip ako kung bakit kailangan pa akong kumuha ng kalamansi. Ikakain lang naman kami. Matapos kong kumuha ng kalamansi ay inilagay ko ito sa aking bulsa. At agara na kaming umalis upang pumunta na nga doon sa karinderya. Pagkarating namin sa karinderya ay nakita ko ang matandang bumili ng gulay. Ay lola, magandang gabi po. Kayo ho ba ang may-ari ng karinderyang ito? Bungad na tanong ko sa kanya. Oo nga. Teka, kakain ba kayo dito? Tanong ng matanda sa amin. Oho, dalawang adobong baboy nga po at saka dalawang kanin. Sagot ko at umupo na sa bakanting upuan. Doon sa bukana ng karinderya kami umupo para hindi na kami papasok pa. At noong hinatid na sa amin ang aming order na pagkain, ay bumulong si Glenn sa akin at nagwika ng huwag ko raw munang kainin at may gagawin daw siya muna. Pre, akin na yung kalamansi na kinuha mo. Amin na, abot mo sa akin dito sa ilalim ng lamesa. Utos sa akin ng kaibigan ko. Agad ko namang inabot ito sa kanya at nakita ko ngang pasimpleng niyang hiniwa ang kalamansi sa ilalim ng lamesa. Noong mahiwa na ni Glenn ay pasimple niya namang itong ipiniga sa adobong baboy. Tiningnan ko ang adobo, ngunit wala namang kakaibang nangyari. Hanggang sa hindi nagtagal ay biglang nanlaki ang aking mga mata. Dahil ang adobo ay biglang nagbago ang anyo nito na tila ba bulok na karne na nangingitim na lang ito. At ang sabaw naman ay bigla na lang nangamoy ng napakabaho. Gulat na gulat kaming magkaibigan sa nangyari. Kaya nagsalita itong si Glenn ng pabulong sa akin. Pare, takbo na. Malangya, mga aswang ang may-ari ng kainan na ito. Noong sinabi ng kaibigan ko ang katagang iyon ay hindi na kami nag-atubili pa. Agad akong kumaripas ng takbo kasunod ni Glenn. Habang tumatakbo kami ay nagulat na lang kami dahil ang matanda na nasa karinderya ay nakita kong nasa likod na namin at humahabol ito. Nanlilisik ang mga mata nito at tila galit na galit. Nakakatakot din ang itsura nito dahil ang buhok nito ay parang buhaghag na nagtataasan. Tol, bilisan mong tumakbo. Maaabutan tayo ng aswang. Pasigaw na sabi ni Glenn sa akin. Dahil sobra-sobra na ang takot ko, ay binilisan ko ang pagtakbo ko at naunahan ko pa si Glenn. Habang tumatakbo kami, ay natanong ko na ang aming bahay. Kaya naman, mas lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Noong makalapit na ako, ay agad akong nagsisigaw sa aking ina na buksan niya ang pinto. Noong marinig ako ng aking ina, ay agad naman itong binuksan ang pinto. Pagkabukas na pagkabukas ay dire-diretso na kami sa loob ng bahay habang si Glenn ay nakasunod sa akin. Dahil sa gulat ng aking ina ay nagtanong naman ito ng, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Bakit nagtatatakbo kayong dalawa ni Glenn, ha, Elmo? Mahabang
ipapaliwanag ang ginawa ko sa aking ina upang maintindihan niya ang nangyari sa amin ni Glenn. Kinabukasan nga ay nalaman ng maraming tao ang nangyari sa amin. Yung mga kapitbahay namin kasama ang aking ina ay pumunta sila doon sa palengke para puntahan ang karinderya. Ngunit sa kasamaang palad, nang malapit na sila sa palengke ay nakita nilang wala na ang karinderya. Bagkus wasak-wasak na ang nasabing karinderya. Hindi na rin natagpuan pa ang matandang nakasalamuha namin na isa pa ng aswang. Magmula po noon, Kuya Barry, ay hindi na po talaga ako basta-basta kumakain sa karinderya at palagi na rin akong may baong kalamansi sa aking bulsa. Magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po talaga malilimutan ang aking masalimuot na naranasan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Naway mapili niyo pong basahin ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Gumagalang Elmo. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Sa isang liblib na lugar sa Visayas ay may isang kapitan na bigla ang pumanaw. Kilala itong napakabait na kapitan sa kanilang lipunan at maraming kabutihan itong nagawa sa mga taong bayan. Kung kaya't marami ang mga nakikiramay dito at ang iba ay nanggagaling pa sa ibang nayon. Kabilang na doon ang pamilya ni Alice na nanggaling pa sa kabilang baryo. Noong hapong iyon ay sinadya talaga nilang pumunta doon sa bahay ni Kapitan upang makiramay. Dahil sa may kalayuan ang baryo, kaya nag-arkila ng tricycle ang pamilya ni Alice upang hindi sila abutan ng dilim sa daanan. Habang lula na sila ng motor na inarkila papunta sa baryo ng kapitang pumanaw, ay may natanaw si Alice na isang matandang lalaking naglalakad sa gilid ng daanan. Magtatakip silim na ng mga sandaling iyon at malayo pa ang susunod na kabahayan. Kung kaya, sinabi niya sa driver ng motor na kung maaari ay pasakiin nila ang matandang lalaki na naglalakad dahil sa nakakaawa naman at malamang na malamang ay maabutan ito ng dilim sa daanan. Dahil sa nakikita ni Alice na mabagal na maglakad ang matanda. Naku ma'am, pasensya na po. Hindi po kasi naming ugaling magpasakay ng mga taong nadadaanan dito sa liblib na daanan. Lalo na pag magdidilim na. Wika ng driver kay Alice. Imanong, kawawa naman yung matanda o tingnan mo. Paniguradong madilim na bago makarating yan sa baryong pupuntahan niya. Wika naman ni Alice. Naku ma'am, pasensya na po talaga ma'am. Hindi ho talaga kami nagsasakay ng mga taong naglalakad dito sa liblib na baryo. Saka isa pa po, hindi niyo pa ho ba alam yung mga balibalita dito na may nananambang na aswang, lalo na kapag inaabot ng gabi sa daanan? Kaya ho ma'am, mas maiging bilisan na lang ho natin para bago magdilim, makarating na po tayo sa baryong pupuntahan nyo. Wika ng driver ng tricycle at agarang pinaharulot na ang tricycle. Wala nang nagawa si Alice kung hindi pagmasdan na lang ang matandang naglalakad ng madaanan na nila iyon.
Dahil kahit anong pilit niya sa driver ay ayaw talaga nitong huminto. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan na nilang narating ang bahay ng kapitan. Kinagabihan, habang tumutulong sa pagbibigay si Alice ng mga kape sa mga taong nakikiramay, ay may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng ataol ng namayapang kapitan. Nakatitig lamang ito sa bangkay ni kapitan at hindi kumikibo. Kaya napagpasyahan ni Alice na lapitan ang matanda at kausapin. Akmang lalapit na sana si Alice nang biglang nasipat ng kanyang mga mata na ang ataol ng kapitan ay nakabukas na. Kung kaya tinawag niya ang asawa ng yumao at sinabing bukas na ang ataol nito. Agara namang tiningnan ng matandang albularyo ang kabaong at noong tingnan nga nito ay bukas na iyon at iba na ang nakapwesto na bangkay. Hindi na rin nakita ni Alice ang matandang babae na nakatayo kanina malapit sa kabaong. Kaya nagtaka siya dahil ang bilis namang mawala noong matanda. Magmadali kayo! Hindi na ito yung katawan ng kapitan! Wika ng albularyo. Napag-alaman kasi noong albularyo na hindi na bangkay ng kapitan ang naroon sa kabaong, kung hindi isang puno ng saging. Ilang sandali pa'y nagkagulo na sa labas ng bahay dahil nakita ng albularyo ang matandang babaeng balbal na tumatakbo patungo sa kakahuyan. Mabuti na lang at mataas ang buwan ng gabing iyon kung kaya agarang nakita ng mga taong nakikiramay ang kahindik-hindik na matandang balbal. Abalang hinabol ng mga tao ang balbal na tumatakbo papunta sa kagubatan at may kanya-kanyang bitbit na matutulis na kawayan upang patayin nila ang nilalang nang sa ganoon ay mabawi nila ang katawan ng kanilang yumaong butihing kapitan. Samantala, kasalukuyang nag-aabang sina Alice at ang iba pang mga kababaihan sa pagbabalik ng mga taong humahabol sa balbal. Nang biglang may nakitang tao si Alice na nakatayo malapit sa may puno ng niyugan. Noong matitigan niya iyon, ay nakita nitong iyon ang matandang lalaki na nakita niya kanina sa daanan at balak niyang pasakayin. Biglang nakaramdam ng takot si Alice at nagtaasan ang kanyang balahibo sa batok. Sa kadahilanang kitang-kita niyang nagbabaga ang mga mata ng nilalang na kulay pula sa dilim at matalim na nagmamasid sa kanila. Kaya napasigaw si Alice at agarang kumuha ng isang kahoy at mabilis na ibinato sa matandang naroroon sa may puno ng niyog. May balbal dito! Dalian nyo! Nandito ang balbal! Sigaw ni Alice at kaagad namang narinig ng mga kalalakihan ito, kung kaya't mabilis na tumakbo ito pabalik dahil hindi na nila mahagila pa ang balbal na kanilang hinahabol. Noong nakita ng albularyo na pabalik ang mga lalaki, nagsalita ito bigla ng, "Ako na lang ang tanging gagabi sa balbal." At agad na nag-usal ng orasyon at ibinato ito sa balbal.
Ilang sandali pa'y tuluyang nanghina ang nilalang, kung kaya't mabilis na nalapitan ito ng albularyo. Nasaan ang bangkay na kinuha niyo? Ibalik niyo kung ayaw mong patayin ko ang buo niyong angkan. Galit na tanong ng albularyo. Umangil lang ang balbal at hindi ito sumagot, kaya hinampas ito ng buntot pagi ng albularyo at tinanong muli. Ano? Gusto mo pa ba ng isa pa? O sasabihin mo kung nasaan ang bangkay o papatay na kita ng tuluyan? Galit na tanong ng albularyo at patuloy ang paghambalos ng buntot ng pagi. Dahil sa tindi ng sinapit ng nilalang, ay sinabi na nito kung saan nila nilagay ang bangkay. Matapos sabihin ng balbal kung nasaan ang bangkay, ay walang pag-aalinlangang ginilitan ng buhay ng albularyo ang nilalang. Agara namang pinuntahan ng mga tao ang liblib na bahay kung saan nakatira ang mag-asawang balbal. At pagkadating nga nila doon, ay nakita nga nila ang bangkay ng kapitan. Sandali pa nilang hinanap ang balbal na babae, ngunit hindi na nila iyon makita. Matapos nilang ilabas ang bangkay ng kapitan, ay pinagtulungan nilang sunugin ang kubo ng balbal upang wala na itong balikan pa. Pagka-uwi ay agara nilang ibinalik sa kabaong ang bangkay ng kapitan. At magmula nga noon ay matinding pagbabantay na ang ginawa ng mga kabaryo. Matahimik namang nailibing ang bangkay ng kapitan at hindi makapaniwala si Alice sa kanyang nasaksihan. Isang balbal pala ang kanyang nakasalamuha. Isang aswang na dumalo sa lamay. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.